Information and education from the municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao. This is DXWM 107.3 MHz Magnet FM. Magnet FM, the radio station of Skia Broadcasting Center. Magnet FM 107.3. Asan ang radyo mo? Bagong umaga, bagong sigla, mga paboritong musika ay patugtugin na. Mga shoutout at requested songs mo, siguradong maririnig yan. At higit sa lahat, problemang pag-ibig at relasyon, mabibigyang solusyon. Kaya makijam na kasama si DJ Ashley dito sa Morning Jam. Morning Jam, dito lang sa 107.3 DXMM Magnet FM. Asan ang radyo mo? Time check, it's now 9:06 in the morning. Good morning, good morning, good morning sa ating mga viewers and listeners. This is your Ate Jassie, ang ating yung Emotera. Okay, good morning. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat. This is your Ate Sophie, ang ating yung Hugotera. This morning, ang pag-uusapan natin ay... Ano nga ba? Bakit bumitaw pa rin sila? Oh. Bakit iniiwan kayo sa ere? Bakit hinayaan kayong mag-isa? Bakit ipinagpalit ka sa iba? Bago ang lahat, gusto po naming batiin ang aming mahal na President and CEO ng Sultan Kudarat Islamic Academy Foundation College, Attorney Dato Michael O. Mastura, together with his beloved wife, Madam Haja Salma Lourdes V. Mastura. Magandang umaga po sa inyo. Maybe we can play house for the weekend. Looking out the blue on the raining night. No lie, I tell you. So bakit nga ba? Una, bakit bumitaw pa rin sila? Kahit binigay mo ng lahat, iniwan ka pa rin. Hindi ba nakontento? Pinagpalit ka ba sa iba? Kahapon pa tong ipinagpalit sa iba. Hello to our 8,000 viewers, 11,000 na. Hello, hello po. Good morning, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat, aming viewers. Pa-share-share, pa-comment-comment na lang po sa ating live para pumabasa namin at makita na rin po ng mga Facebook friends ninyo. Para ma-shoutout din nila kung ano yung mga hinaing nila sa kanilang mga puso. Yung mga broken dyan, walang kadate ng Valentine's Day, galaw-galaw. Pwede po kayo maglabas ng hinanakit nyo dito sa aming program. Lahat ng inyong mga katanungan sa puso at isipan, pwede nyong i-share dito sa amin. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-comment mo na yan. Hello to our first commenter.
Hi po mga ma'am from Dato PJ. Nasaan ka na? Hinihintay ka na namin dito sa radio station. Hi po mga ma'am from Dato. Ito pong si Dato PJ kung hindi niyo po alam. Ito pong pinakamabait naming kaibigan na kahit kailan hindi kami iniiwan. Nasusunal ko original na... Wala pong jowa yan, kay Finiflex na namin. Mapadwaya mama. Sigurado ka, walang jowa yan. Wala bang jowa, bebe? May ka-Valentine's nga yan eh. Yung supposed to be naka-schedule yung araw na yon para sa secret. Faik Tungkay. Hello, hello po. Good morning, good morning. Pa-share na lang po ng ating live. Okay. Again, ang topic natin ngayon, bakit bumitaw pa rin siya or sila? Mahirap din bumitaw kasi wala ka ng kakapitan na parang ikaw na lang yung nanatili sa relasyong ikaw na lang din ang may gusto. Na parang kahit magkasama na kayo, hindi mo na nararamdaman yung dating pag-ibig sa inyong dalawa. Hindi ka na makangiti ng totoo. Okay, according dito, kahit nahihirapan na siyang bumitaw, kung wala na siyang makapitan, no choice na siya. Diba? Mahirap kasi, mahirap na ikaw na lang yung kumakapit. Ikaw na lang yung ano, ikaw na lang yung nagmamahal. Kasi siya may mahal ng iba. Hugot na hugot, ang aga-aga pa. Sa ating mga viewers, kay Khalil Dondon, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good morning po mga ate. Asan po si DJ Ashley watching from Lilio, Laguna? Si DJ Ashley po ay wala dito ngayon. May inasikaso po siya. Personal. Nagpahilot po siya ng paa kasi kahapon parang may na-dislocate. Natapilok po siya kahapon. Get well soon, DJ Ash. Para po may kasama na kami dito. Hinahanap ka po ng mga viewers. Para may kasama na kami na kachikahan dito sa ano program natin. Kay Ahmad Enoch, salamu alaikum. Ate Jassy and ate Safi. Hello po, walaikum salam. Ate Sophie po yan, hindi ate Safi. Munti ka nang maging Safi yan. Good morning din sa iyo, Ahmad Enoch. Watching from Tenorio Awang. Hello po sa mga taga Tenorio Awang. Kuya or Sir Ahmad Enoch, ati Sophie po yan ha, Sophie, S-O, hindi po Safi, malapit na siya maging ano, maging Sapi. Upama, adin Sapi siya sa kuana, sa radio station? Adin ba Sapi siya? Anong pangkalabaw? Sabagay, may mga alaga kami dito. Mga healthy masyado. North Dimao is watching. Hello, hello sa mga Bachelor of Science in Office Administration na nasa Napol Compo sa Barm. Hello, hello. Hello, Dimao. Alam kong namimiss mo na ako kaya napadpad ka dito. Gusto lang magpa-shoutout ni Dima. Wala naman siguro itong gawain nun. Ano ba gawain nyo dyan? Kay Masukat Dato Renz. Good morning po ate. Pa-shoutout naman po mga kasama ko dito. Sila Dato Talk. Nood ng live nyo. Watching from Bulalo Sultan Kudarout.
Yung shout out mga taga Sultan Kudarat. Hello po taga Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kumusta na po kayo diyan? Taga Bulalo ito. Saan ba yung Bulalo? Kunwari hindi alam. Saan yan? kunwari hindi alam. Kunwari hindi namin yan alam. Mga friendship, oh. Nag-upo-upo lang kami dito. Sana all paupo-upo lang, no? Pag kayo inabutan ng boss nyo dyan, hindi ko na lang talaga alam. Ay, andito na naman yung walang jowa, si Jo Mastura. Taruyan. Assalamualaikum pa. Shoutout po. Watching from New York City. Sana nga mapadpad ka sa New York para naman may mahanap mo na yung dawan mo. Lagi ka na lang kasing sawi. Wala pang jowa. Sa ating mga watchers, again, pakisagot po ang tanong na bakit bumitaw pa rin siya? Jo Mastura, shoutout sa'yo. Gusto kong sagutan mo ang tanong na ito. Bakit bumitaw pa rin siya? Sige, hihintayin namin ang iyong sagot. Nakakasakit naman to. Deserve mong masaktan. Kasi wala ka namang ginagawa dyan eh. Kamusta naman ang morning mo? Wala na bang sinumpong dyan? Nakasign kasi siya ngayon dun sa clinic sa yes. ND Village. Tapos, reklamo-reklamo siya sa amin, sabi niya. Araw-araw may sinusumpong, sinusugod dun sa clinic. Part ng trabaho mo yan, Jai! Yung teacher ka, pero naging student's nurse. Kaya pa ba? Baka sunod, ikaw na himatayin dyan. Ikaw ang sikasuhin ng mga students, ha? Inaalagaan mo yung ibang tao pero sarili mo hindi mo maalagaan. Ouch. Sakit malala. Saklab. Hinagpis. Haha, kasi obob siya. Ay, wala namang ganyanan. Bumitaw siya kasi obob siya. Sa panong paraan? Pa-shoutout naman kay Harris Egal na naga-duty sa Napolcom na good boy namin. Hello, hello po, Kuya Harris Egal na good boy ka raw po, sabi ni Northside and Dimaw. Wow, coming from Sophie. Anong problema natin, Johanna Taruyan? Sige. Pinagpalit mo na sana. All, pinagpalit sa malapit. So, bakit nga bumitaw pa rin sila? May mga tao kasi talagang hindi makukontento sa'yo. Kahit binigay mo ng lahat, kahit grabe yung assurance mo sa kanya na ikaw lang, walang iba, I'm loyal to you, pero yung tiwala, or hindi naman sa tiwala yung pinag-uusapan, yung relasyon nyo, is wala na siyang tiwala dun. Alam mo, kapag tiwala talaga yung nawala sa isang relasyon, parang mahirap na itong buuin ulit eh. Parang hindi mo na kaya kung ano yung gagawin doon, yung mga issue na meron kayong dalawa, para kang nagiging praning kasi sinasabi mo sa sarili mo na kapag binigyan ko pa ito ng chance, baka ulitin na naman niya. And then, kapag nawawala lang sa paningin mo yung jowa mo, iniisip mo na nandun na naman siya sa iba niya, sa kabit niya, di ba? Kasi wala ka nang tiwala eh. So ngayon, yung may kasamang iba, may halong third party, oo! Pero yung iba naman, nag-fade na yung feeling sa bawat isa. Di ba? Kaya bumibitaw na. Yung iba kasi, kahit anong kapit mo, kahit anong pigil mo, kung wala na talaga, wala na siyang nararamdaman sa'yo, hindi mo na po yan mapipilit mag-stay. Aalis at aalis po yan. Kasi wala na siyang pinanghahawakan pa. Kapag subscribe, hindi na rin siya masaya. Paano magiging masaya yung tao sa feeling mo kung wala na siyang feelings para sa'yo?
'di ba? Yung ikaw na lang yung ano, yung ikaw na lang yung nagstay sa relasyon yung dalawa. Hindi kasi mag-work ang isang relasyon kung ikaw lang yung palaging nag-a-adjust, ikaw lang yung puro bigay ng bigay. Love is give and take process. Yes. Kasi paano kayo magkakaintindihan kung puro ikaw na lang yung nagmamahal, puro ikaw na lang yung nag-exert ng effort kasi siya nakatambay lang, nakatunganga sa isang sulok, busy sa iba. That's it. My friend ako ha, Frenny. May Frenny ako. Friend ko ba talaga to? Sige, ano yan? Yung friend ko na yon is, may mag-jowa sila dati. Ngayon ang nangyari, yung si Boylet, naghanap bigla, hindi yung sila pa, pero nakita na niya ate girl nung friend ko, na may ka-date na dun sa kabila, sa plaza. Ay, ganun! Grabe naman yung plaza. Minsan yung plaza, akala mo tambayan ng mga, ano, tambayan ng mga lovers, pero yun pala yung tambayan ng mga may kabit. Actually, sa plaza po, tabya-tabya, yung iba po, yung mga kabit at yung mga jowa nyo, dyan po nag-meet. Ah, pakala mo naman! Mahal, punta lang ako sa barkada ko ha. Tapos malalaman mo, naka-my day na ng ibang babae, ibang lalaki. Flexing my pretty girlfriend. Flexing my handsome boyfriend. Ano na? Pero sa akin lang ha, sa mga kabit dyan, or sa mga conflict person, sana kung isipin nyo rin na babae or may feelings din yung ano, may feelings din yung kasama ninyo or kapwa ninyo babae, nasasaktan rin sila. Huwag din puro pang-aagaw lang yung ginagawa ninyo. Maawa din kayo sa kapwa nyo. At saka isipin nyo ha, may karma tayo. What if sa'yo naman mangyari yung ganyang instances, ikaw naman yung inagawan? Diba masasaktan ka rin? And also, sabi nila, kung nag-cheat siya para sa'yo, huwag kang umasang magiging loyal yan true, sa'yo true, forever. True. Kasi gagawin niya rin yan sa'yo. Gagawin niya rin yan sa'yo, Sisi. Once a cheater, always a cheater. Wala nang second chance pa dito. Oh, sabi ni Nords Dimo, di ako pakarelate sa song. Hindi lang naman para sa'yo itong kanta. Manood ka lang dyan kahit hindi ka makarelate. Si Masukat Datorens, walang pagmamahal kung walang masasaktan. Lahat ng nawawala ay hindi na may babalik. Sana nga ikaw na po, ma'am, ang darating. Sinong ma'am? Si Ma'am Tamayo ninyo? Ay, si Ma'am Jassy ninyo ba? Pero totoo na kung hindi ka nasaktan, hindi yung totoong pagmamahal. Sabi nga nila, kapatid ng pagmamahal ang sakit. Totoo. Ngayon, if it does not hurt, then it's not love. It's just lust, it's just infatuation, o kung ano pa yung feeling mo dyan. Puppy love! Ano nga yung term ng mga... Ayoko na sabihin yung term na yun. Masasaktan lahat ng nawawala ay hindi na may babalik. Totoo, pero kung may nawala man sa'yo, asahan mong may darating na mas... or may darating na better, na yun yung alam mong makakabuti sa'yo. Malay mo, yung next pala na darating sa buhay mo, yun na yung forever mo. Oh, forever na yung pinag-uusapan natin dito. Bye guys, my duty na me, time for physics sa grade 7 Newton. Sana okay ka lang sa physics na yan ha, kasi panay reklamo ka, bakit physics ang na-handle mo? Yan pa naman yung iniiwasan mo. General science pa more. Ha, based on experience, Sophie Aday. Ay, wala po akong experience sa love-love na yan. Inosente po kami dito. Trabaho lang, walang personalan. Char! Galing yun kay Sophie ha. Trabaho lang, walang personalan. Nords Dimaw, kasakit mambo. Sabi niya hindi siya makarelate kanina, pero ngayon nasasaktan na.
Aday, mambo si Dimaw. Dimaw, okay lang yan. Deserve mong masaktan. Si Boss Master yan. Okay, nandito na yung napagod kaya sumuko na lang. Bakit yung mga nangiiwan? Ay, oo. Napagod kaya sumuko na lang. May mga instances kasi na kahit binibigay mo na yung effort mo, effort na effort ka na, flex-flex ka na, ibinibigay mo na lahat ng gusto niya. Pero, kapag napagod yan, na hindi mo sinusuklian yung efforts niya, yung paano kanya itrato, huwag kang mag-expect na mag-stay yan sa'yo. Kasi hindi po lahat ng tao kayang tiisin yung mga nararamdaman nila, yung nararanasan nila. May mga tao rin po na napapagod din minsan. Pero sabi nga nila, okay lang mapagod, pero mag-rest ka, huwag kang bumitaw, huwag kang sumuko. Kasi 'di ba, normal na sa tao yung mapagod eh. Kasi hindi naman tayo robot na hindi napapagod. Kasi nga, laging naka-charge. Pero tayo na tao, if ever man na napagod tayo, kahit hindi rin sa relasyon, matuto kayong mag-rest. May mga panahon kasi Ate Sophie na, alam mo yun, yung ikaw lang yung nag-i-effort, ikaw lang yung nag-work sa relationship nyo para maisalba yung relasyon na yon. And then, here comes the time na marirealize mo sa sarili mo. Para kang matatauhan na, bakit parang ako lang? Oo, yun yung sabi natin kanina. May times rin kasi, kapag napagod na yung isang tao, bigla na lang siyang nagigising sa katotohanan na, kailangan ko ng sumuko. Mm-mm. Kailangan ko ng sumuko kasi hindi na tama itong ginagawa ko. Wala. Kasi sa, 'di ba sabi mo Ate Jassy kanina na give and take sa love. Mm-mm. Pero kung ikaw lang yung todo bigay, hindi 'yun sinusuklian ng partner mo. Kailangan mo nang tumigil. Kailangan mo nang sumuko. Tama na yung pagiging martir. Okay, from our comment section, Bash Moto Vlogger, Assalamualaikum, pa-request ng song Dila Lion at pa-shoutout din po watching from CDO. Ano nga yung itong Cagayan de Oro? Hello po sa mga taga CDO, especially kay Bash Moto Vlogger. Pa-request naman po ng Nakasalig Ako Tayan, watching from Bulalo, Sultan Kudarat, by ayaw ko na lang pag-usapan ng love kasi parang ayaw ko na. Masukat dato, Renz, kailangan natin pag-usapan ng love kasi part yan ng daily life natin. Paano ka nabuo, paano ka napunta dito sa dunia kung walang love na naganap, diba? Huwag kang maging bitter dyan. Siyempre, mahalin mo muna yung sarili mo, mahalin mo ang pamilya mo. Kahit saan, love, nandyan pa rin yan. Hindi yan mawawala. Maliban na lang kung pusong bato ka na talaga, yung wala ka ng feelings. Yung mga pusong bato dyan. Pusong. Gising. Di mo alam dahil sa'yo. Ako'y di makakain. Mga feeling singer kami ngayon. Pasensya na sa boses, ha? Hindi talaga kami singer. Di rin makatulog puhat ng iyong lokohin. Ouch! Yan talaga yung yung kanta na hate ng karamihan, pero tumpak sa mga nararamdaman nila. Tumpak sa ano. Kaya siya naging hate ng mga karamihan kasi hindi nila matanggap na yung meaning nung kanta tagos na tagos sa kanila. Yun tagos yun. To the bones. Pa-shoutout naman dyan watching from Water District, especially si Alwalid Egal Malidas. Okay, shower out sa kay Alwalid Egal Malidas and Walid Yumla. Sana okay lang kayo dyan sa Metro Cotabato Water District. Kamusta mga tropa?
Nickname namin dito. Nickname namin dito, Wa and Lid. Ah, okay. Si Malidas, Wa. And then si Gyumla, Lid. Kasi nga, pareho kayo ng name. Hi, Wa. Hello, Lid. Ay, ganun. Sana all. From Sembay Adam, salamati DJ watching from Almonte Extension, Cotabato City. Hello po, shower out sa mga taga Almonte Extension, Cotabato City. O, shout out mo yung mga tropa peeps mo sa PSA. Shout out sa mga tropa peeps ko dyan sa PSA. Abdulaziz Musa, Naifani Ali, and Moksa Rahman. Hello, hello! Naguluhan si sir sa amin noong magtanong akong name naman. Ano to? Ah, naguluhan yung ano ninyo, yung boss ninyo sa name ninyong dalawa. Sabihin nyo na lang yung apelyado ang itawag sa inyo, Gyumla and Malidas. Kasi kapag Wa and Lid, what if magkasunod pala kayong tinawag? O di dalawa na kayo lumingon nun. O di kaya lumapit. Pa-share-share na lang po ng ating live, mga ma'am, sirs. Hello, hello. Natanong niyo na ba yung sarili niyo minsan na bakit niya ako iniwan? Hindi naman ako nagkulang. Assalamualaikum, my tita is watching at tita Jehan Oteza. Hello, hello po. Kumusta po kayo dyan? Masukat da, Torrens. Paano naman kasi lagi na lang akong naiiwan? Ito na siguro kapalaran ko. Song, Inanggay Ko Din Ba Silangon by Sam Raida. Itong si da, Torrens, kada hugot nito, palaging may kasunod yan na request na kanta. Hindi kasi gusto niyang ma-feel. Gusto niyang ma-feel. Emote na emote! Paano naman kasi lagi na lang akong naiiwan? Hindi, siguro kung lagi kang naiiwan, hindi mo pa deserve yung tao na yun. May mas maganda pang future na nakalaan para sa'yo. Huwag mawalan ng pag-asa. Ano ba yan? Maging positive lang lagi. Isipin mo na kung may aalis, may darating. Okay, dito comment ng tita ko. Hello, hello, tita Jehan. Shout out po sa inyo dyan sa Laguna. Kumusta? Kailan kayo uuwi ulit? Yun nga. Natanong nyo na ba ang sarili nyo minsan? Hindi naman ako nagkulang, pero bakit iniwan niya pa rin ako? Bakit nga ba? Yung todo bigay ka na, yung lahat inubos mo na sa kanya, pero iniwan ka pa rin. At ang masaklap, ang pag-iwan niya sa'yo, walang paalam. Malalaman, yung pinakamasaklap. Mawawala na lang ng parang bula, yung magtataka ka na lang kung may nag-aawa ba kung hindi tama. May kasalanan ba ako sa kanya? May ginawa ba akong hindi niya nagustuhan? Parang yung sarili mo na mismo ang tatanungin mo, may nagawa ba ako? Pero in the first place, hindi naman talaga ikaw yung mali. Although ikaw yung mali, pero kasalanan pa rin ang nang-iwan. Sabi, may tanong nga, ano ang... Sino ang mas... Ano nga ang tawag dyan? Sino ang may kasalanan? Yung nang-iwan o yung sumuko? Para sa akin yung ano, yung nang-iwan. Kasi yung sumuko, kaya lang naman siya sumuko kasi napagod siya sa pinaparamdam mo sa kanya. O napagod siya sa pambabaliwala mo sa kanya. Tapos yung sa side naman ng iniwan, sana kung nang-iwan ka,
matuto ka rin magpaalam, matuto kang sabihin kung ano yung reason mo bakit mo iniwan yung tao na handang ibigay ang lahat para sa'yo. Kasi po, kung hindi nyo alam, yung mga naiiwan po, grabe po yung pag-overthink ng mga yan. Oo. Magtatanong sila sa sarili nila na mga bagay na hindi naman nila ginawa o hindi naman nila alam kung sila ba talaga ang may kasalanan. They will ask themselves about their worth. Kung worthy ba sila. Mawawalan na rin sila ng confidence na sumubok pa ulit, mag-open up ulit sa ibang tao because they na-trauma na sila yung topic na natin kahapon. At saka, di ba Ate Jassy, kapag hindi mo alam yung reason kung bakit ka iniwan ng isang tao, nag-overthink ka na ng nag-overthink, is ma-fall siya sa depression, di ba? Yes. Kasi parang yun na lang yung magiging routine mo everyday dahil wala kang kasagutan na nakuha doon sa taong nang iwan sa'yo ng ganun-ganun lang. And also po, hanggang hindi nasasagot yung mga katanungan na yun, mas mahihirapan mag-move on yung tao. Kasi hindi siya mabibigyan ng peace of mind. Mag-iisip at mag-iisip yan, mag-overthink yan, malala. Parang yun na lang yung magiging magiging comfort zone niya para sa sarili niya. Eh yung mag-isip na lang siya ng mga possible answer na which is hindi naman siya sigurado kung yun ba talaga yung reason kaya siya iniwan. Lalo na yung mga taong nag-effort, di ba? Yung mga tao kasi minsan, yung mga pinaka-ma-effort, mga bigay ng bigay, yan pa kadalasan yung madalas iiwanan. Ano nga yung kanta? Yung kanta kung bakit kung sino pa siyang marunong magmahal. Yay! Feel na feel ko tayong pagiging singer ngayon. Actually, nagtatawag lang ako ng ulan. Okay, kay basahin natin kay Ukti Norhana. Hi pa, shout out watching from Libutan, Mama Sapano. Hello po sa mga taga Libutan, Mama Sapano. Kumusta na po kayo diyan? And from Bash Moto Vlogger, ganun talaga basta hindi kontento ang isang tao, bigla ka na lang iiwanan. At nangyayari din 'yan kapag palagi kayong nag-aaway. Iba naman po ang sitwasyon doon sa palaging nag-aaway at yung bigla na lang iniwan. Mas masakit po yung bigla na lang iniwan. Oo. Kasi agree ako dyan. Oo. Nakakakuan po yun. Alam mo yun, parang may biglang mawawala sa part mo. Kasi kapag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo yung kuan niya, presence niya. For example, palagi kayong magka-call, palagi kayong magka-text, palagi kayong magka-chat, pero mas masahol yung yung lagi kayong magkasama. Tapos yung nasanay ka na palagi kayong magkasama kahit banding-banding lang. Oo. Kapag nawala yan bigla, parang feel mo sa sarili mo may kulang na parte na biglang natanggal. Kasi yun nga, hindi na kumpleto yung routine mo. At saka Ate Jassy, mahirap kalimutan yung nakasanayan. Agree! Diba? Tanga na sana yun dyan. Oh, sabi ni Masukat de Torrens, pero ba't ganun po ba'y? Mga manisan, pag sinasabi ng puso, mahal mo yung isang tao, lahat ginagawa mo, binibigay mo, pero di pa rin naging sapat. Kuya Masukat Daturans, hindi ka magiging sapat sa taong hindi kontento sa'yo. And totoo. If that person really loves you, hindi mo na ako kailangang maging sapat pa para sa kanya kasi yung fact na kayo na, fact na alam niyang ikaw lang ang mahal niya or siya lang ang mahal mo, okay na po yun. At saka kung talagang mahal ka niya, tanggap ka niya at sapat ka na para sa kanya, ikaw lang sapat na. Hashtag number 24, mahal ko. Ay, ganun.
Yun yung mga JJ dati, di ba? Yung mga pangalan ng Facebook, ikaw lang sapat na. Tapos may mga profile pa ngayon, nakalock yung kuan. Bayo. San yung susi? Hawak siguro ng taong mahal nila. Itapon yan. Para hindi na ma-unlock ulit. Pero paano kung nag-break sila? Deserve. Hindi na mahanap yung susi. May palaklak pa kayong nalalaman dyan. Hoy, pakasal na kayo! Para siguradong lock na. Pero sa panahon natin ngayon, kahit yung mga ano, yung bagong kasal, agad-agad naghihiwalay, di ba? Oo. So, hindi natin alam kung ano yung reason. At saka yung iba, yung kahit tinagal-tagal pa nilang sa relasyon, akala mo sila na sa huli, pero at the end, magbe-break din pala. Example na lang yung kay Alodia na alam mo, updated ka? Hindi ako updated. Kay Alodia Gyosing Fiao? Yung kuan, cosplayer, di ba? Ano nangyari sa kanya? Is Joa Bells niya, si Will Dasovich. Ang tagal nila ha, for, ewan ko kung ilang years silang mag-jowa. Pero nag-break sila last year, if I'm not mistaken, last year. Tapos this year, ikinasal si Alodia dun sa partner niya sa business. Diba ang sakit nun? Parang kung ako kay Will, parang masasaktan ako. Nagloko pero masakit pa rin na masakit. Kasi ikaw yung nagloko, pero alam mo yung mas masakit dun? Sinayang mo yung years na pinagsamahan nyo. Yun yung sabi nila na wala talagang forever. Ay, bitter. Bitter ang atin yun. Hindi. Yun yung main point doon na wala talagang forever. Kahit gaano pa kayo katagal. Yun nga, hindi nasusukat sa panahon ng pagmamahal. Kung hindi kayo para sa isa't isa, maghihiwalay at maghihiwalay pa rin kayo. Sabi nga nila, kadrowa, kahit anong dua mo sa taong 'yan, although dua can change everything, that is already planned for you. Pero once na hindi po talaga 'yan yung itinadhana sa inyo, wala na po tayong magagawa. Huwag nang ipilit ang hindi naman dapat. Yung mga walang label, tigil-tigilan nyo na po yan. Lagyan nyo ng label yan. Kasi, bash moto vlogger, ano to? Ano yon? Wala. Ay! Nahiya bigla. Hindi, kasi baka may umiyak na mga walang label. Baka iwanan na naman tayo dito. Sabi niya, ayoko na mag-operate. Kayo na lang dalawa dun. Ginagawa nyo akong pulutan. Kung nandito lang si Will Dasovich para sa iyo to. Ay, sabi ni Bash Moto Vlogger, lalo na kung marites ang babae, iiwanan mo talaga yan. Depende rin sa situation. May pagmamarites na may advantage. And also, sabi nga rin ng mga ustas, di ba, kapag yung nagsasalita na yung sermon na before kasal, di ba sinasabi na nila, papadtak na nila din sa mga mama yung mga babae, kaya hindi tanggap yung pagsabi nila na ang vlog ta din. Kasi parang nature na ng mga babae po talaga na masalita po sila. Ngayon, kung hindi mo po, kung ang problema mo po dun sa asawa or dun sa partner mo is pagiging marites, na alam mo naman yan in the first place pa lang before ka manligaw, sino bang dapat nating sisihin? Yung babae o ikaw? Siguro yung lalaki na hindi marunong umintindi ng ugali ng mga asawa nila. At saka alam mo na ngang marites yung babae, liligawan mo, tapos kapag naging kayo, ganun pa rin yung ugali, magre-reklamo ka kung bakit ganun siya. Boy, gising! Pinakasalan mo yan ha, kaya tanggapin mo dapat kung anong meron sa kanya. At saka tayo ng mga babae, hindi man din tayo perfect. Kasi di ba
gawa tayo sa ribs ni Adam alayhi salam, na kahit anong gawin sa atin, yung ano is hindi talaga tayo magka-come into perfect human being. Yes. Kasi walang taong perfect. No one's perfect. That's why we all make mistakes. But making mistakes is alright as long as you learn a lesson from it. From Dato Alvin P. Mamaluba, salam sa lokano mga manisan, di mapya mapita? Salam ka pa sa laki, si Papitayan Conormina Makarimbang, mag-request ako ng kanta, Aital na Makalido. Ano to? Watching from Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Hello po sa mga taga Sharif Agwak, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Alwalid Salim Egal Malida, shower out kay Samra Makinay, nasa bangsa Moro Development Agency. Hello, Samra Makinay. Shower out daw, sabi ni Alwalid Egal Malidas. Sana all sinishout out. Sana all finiflex ang jowa. Yung iba dyan, waka naman gustong magflex. Ikaw, Dato Renz, kanina ka pa, may fiflex ka ba? Sabi niya, pero ang tanong ko lang po, DJ, kayo po ba, loyal din po ba kayo sa mga boyfriend niyo? Sana. Loyal po kami. Hindi lang loyal, faithful din. Kung hindi nyo na itatanong, napaka-loyal po namin ni ate niyo Sophie. To the point na kami yung iniwan. Yan nga. Nagtanong dito yung kasama namin. Sana, ang tinanong mo sa amin kung may jowa o wala. Kasi sasagutin namin ng bonggang-bonggang... Wala! Wala kaming jowa, pero may alaga kami dito. Ayaw kasi namin masaktan. Ayaw rin namin matrauma. Huwag nyo na dagdagyan yung mga trauma namin. Shout out kay Exodus Majerna, kay Kuya Big Bro listening here. Go, 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 Jazz and Sophie. Hello po, Kuya Big Bro. Hello, hello, kay Bibi Jan. Kay Pusong Mamon, ito, avid listener and watcher po natin ito. Good morning po mga idol. Mga cute yan topic nyo, dumaan yan sa akin. Meron ako GF, tapos ang sabi niya sa akin... Kung payag daw ako, mag-abroad daw lang siya kasi para lang daw sa amin dalawa. Kaya pumayag naman ako kasi yun ang gusto niya. Tapos, habang nasa Maynila siya, sana yon. Lagi ko siya pinapadalhan ng pera para di siya gugutumin sa Maynila. Insha'Allah, di rin tumagal sa Maynila, nakago na siya sa abroad. Tapos ang masama doon, di ko na siya makontak kaya sobrang sakit kasi may naririnig ako mga balita. Matagal na daw siya nakauwi and kinasal na pala daw siya sa ibang lalaki kaya sobrang sakit ang nararamdaman ko noon. Mula noon hanggang ngayon parang wala na ako balak mag-GF pa kasi ayaw ko kasi may balik yun. Shukran, watching from Sultan Mastura. Hello po sa mga taga Sultan Mastura. Coming from Pusong Mamon. Masakit din itong part, no? Kapag babae na yung nagluto. Masakit yung part na yung binigyan. Hindi naman, okay lang yung pera. Pero ang masakit doon, yung umuwi na nga. Nagpakasal sa iba. Nang hindi man lang sinabi dito kay Pusong Mamon. Kung ano yung parang nangyari. Yung umasa yung tao na babalik siya, pero ang ending pala, kinasal na siya sa iba. Hawak na siya ng iba. Kaya yung sinasabi nating hulog and run. Nagbigay ka ng pera, tumakbo yung binigyan mo. Hindi naman sa parang iba nunung ka, yun ba? Pero yung kuan din ba, adat. Yung respeto na lang din sa relasyon nyo dati. Si Alvin P. Mamaluba, salam, binabati ko si Alma Ampatuan, Aida Sakal, Ira Maha,
Tintin Kambal, special to Normina Makarimbang from Alvin Mamaluba. Salam po sa mga na-mention ni Alvin P. Mamaluba. Hayun, good morning din kay Shalmi. Mga kamagnet, mapiarokano, mapiamapita, watching from Marawi City, Edu. Hello po sa mga taga Marawi City. Mapiamapita saan? Itong gayaan walang. Shout out sa pahabuanan sa BDA. Klak, klak, klak. Hello, Buba! Nasaan ka na? Mukhang busy-busy ka, ha? Hindi mo na naabangan yung live namin. Nasaan si Benzar? Itawa mo yan, Buba. Itawa mo yan. Itawa mo yan. Kapag nagkakasama-sama kami, sinusulit-sulit niya yung tawa niya kasi hindi raw siya makatawa dun sa office nila kasi pinapagalitan siya. Yung tawa niya kasi... Okay na ngayon, pinagtatanggol. Ay, oh. Ano yun, may nagtatanggol. Ano yun, pinapractice niya sa'yo yung tawa niya everyday. Yung voice message, pa-check nga ito kung okay na. Okay, shout out kay Jessica Hepe. Binasa ko talaga. Shout out sa sarili ko, from... Walid Jumla. Shout out rin sa mga katropa peeps ko. Again, Abdulaziz Musa, Moksa Rahman, and Naifa Niwali. Pa-insert na rin si Al-Khudairi Kamdana, sabi ni Naifa, napakaingay. Time check, it's now 9:51 in the morning. This time check is brought to you by Elena Vico Hardware at Honorable FC Song Pincoyo aka CPA, Deputy Mayor of the Chinese Community at Cotabato City. Okay, bakit bumitaw pa rin siya? Dahil sa kagustuhan mong maging masaya siya, kasi nga mahal mo siya, alam mo na isa siya sa mga paraan para maging okay siya ay tinutulungan mo siya sa healing process niya. Pero hindi madali yun, ha? Marami kang kailangang ibigay. Oras, pag-iintindi, pasensya, sarili at minsan pa nga pera. Alam mo yung sa kagustuhan mong maging buo siya, kumukuha ka ng parte ng pagkatao mo para mapunan yung kulang sa buhay niya. Not knowing na sa pagbibigay mo ng mga bagay na yon ay unti-unti ka nang nauubos. Yun nga kasi sa sobrang pagmamahal, hindi mo na nabibigyan ng pansin yung sarili mo. Mm-hmm. Hindi mo napapansin na ikaw na pala yung nauubos, ikaw na yung napapagod. At saka kasi, di ba, kapag mahal mo yung tao, willing kang ibigay sa kanya lahat, kahit na yun pa yung maging reason para masaktan ka. O, bakit sa akin nakatingin? Meron... Bakit, bawal ba? Bawal ba? Bawal kapag ganyan yung topic. Feel ko kasi ako yung pinapatamaan. May gusto akong i-topic dito. Itong... Ano yan? Binuo kita, pero ako yung nasira. Naging comfort zone ka na ba? Hindi ko alam. yung true. Yung totoo. Naging comfort zone ka na ba? Yung nag-comfort ka... Every time that person needs something, every time that person needs advices ng kasama, palagi kang andyan? Sa kaibigan, oo. Pero yung sa ano, hindi pa. How about that person na may feelings ka? Hindi pa? Sana all! hindi pa.
may mga tao kasi na ito na naman tayo sa may mga tao, paulit-ulit. Yung palaging andyan, palaging alam mo 'yon, on the go, isang tawag pa lang on the go. Kapag kailangan mo, andyan agad. Isang text, isang chat mo pa lang, auto-reply. Kasi alam niya, kailangan kanya. Ay, kailangan mo siya. Ikaw naman itong si tao na nanghihingi ng advice. Go lang, i-chat ko siya kasi alam kong palagi siya nandyan sa akin. That's it eh. Ganun siya ka-confidence na palagi kang andyan para sa kanya to the point na inabuso niya na yung pagiging comfort zone mo para sa kanya. At the end, after niyang, hindi naman sa sinabi natin na fall totally, pero after niyang mabuo, parang biglang mafu-fall ka. Ay, hindi naman sa parang biglang mawawala yung connection niyo, yung nawala ng parang bulas. So, ikaw itong nag-comfort sa kanya dati. Ano nangyari? Bakit biglang nagbago? Sana all. Nagbago ng lahat sa'yo. Nagbago ng lahat. Pati yung tayo. JM Anton dito na. Assalamualaikum mapya mapita mga ate. Waalaikum salam. Buti nakahabol ka, patapos na ang program namin. Alwalid Egal Malidas, ang haba naman ng ano mo, ng kwento mo, hindi na namin kayang basahin kasi we're running out of time. Okay, at yan lang po ang ating pinag-usapan this morning. Hintayin nyo na lang po ang next program to be hosted by our very own DJ Ashley. Ano pa ba? And again, this is your Ate Jassie, ang ate niyong Emotera. And this is your Ate Sophie, ang ate ninyong Hugotera. Bye-bye-bye! Abang-abang! Bukas. May bukas ba? Wala, Monday pa. Goodbye, watchers and listeners. Sa tabutayan sa ginawa ko.